Pagkatapos ng haircut session, pinatawag ni Kuya sina Zach at Seham kaugnay ng kanilang cupid duo task na tulungang mabuo ang broken hearts ng housemates. Meron pa kayong isa pang housemate na matutulungan. Ang susunod ninyong tutulungan ay si Nathan. Nang malaman na ang magiging misyon nila, agad nilang sinundo ang tutulungan na si Nathan. Nathan? Kuya, apo. Nandito ang kupiduo para ipaliwanag sa'yo kung bakit ikaw ang sinama nila rito. Nung isang araw, di ba, tinanong namin kayo isa-isa. About sa love, sa family, sa kaibigan, sa sarili. Napili ka namin. Wow! And as cupids, our job is to fix broken hearts. Oh, that's your job. You've been through a lot and not having your job, you're in a tough situation somehow. And that's why you are here in PBB, because you want to make your life better for your family. Thank you very much, Kupido. I appreciate you. You're welcome. Nathan? Kuya, ano masasabi mo rin? Siguro sa aking facade, kuya, mukha akong matibay at malakas, pero sa totoo lang, meron din akong broken heart talaga. Ang broken heart hindi nakikita, hindi tulad ng sugat na panglabas na pwedeng gamutin. Pero kung meron kang mga ganitong kaibigan, yay, at kasama mo, kuya, eh malaking bagay po yun, kuya. Maaari ko bang malaman ang storya sa likod nito? Nung pandemic, kuya, yun po ang kasagsagan ng aking career. Ang pagpasok ng pandemic ay naging mabigat, lalo na po sa industriya ng kung nasaan ako, which is ang aviation. At isa po ako sa mga nasama sa retrenchment. Dumating din po ang panahon nung nagkaroon ng karamdaman ng aking misis na diagnosed siya ng cancer. Nung mga panahon na yun, kuya, naramdaman ko na para bang kukulangin ang aking funds. At ang talagang nagpatibay na lang sa amin mag-asawa ay ang spiritual faith namin. Tatlong buwan kami, simula Lunes hanggang Biyernes, na napapasok at lalabas sa loob ng ospital sa oras ng pandemya. Nakita ko na kailangan kong buhatin ang misis ko dahil nahihirapan siya dun sa mga treatment na ginawa sa kanya. At nakita ko kung gaano rin siya naging malakas para sa akin at sa aming mga anak. Nakikita ko yung mga anak ko na maliliit pa. Natatakot yung misis ko dahil sa kanyang kalagayan, hindi niya alam kung hanggang kailan pwede siyang manatili para alagaan ang mga anak namin. Ngunit, nakita ko ang mata ng mga anak ko na binibigyan siya ng lakas at hindi lungkot. Pagkatapos ng treatment ng aking asawa, nagkasakit ang aking mga magulang ng COVID. Hindi ako makauwi sa bahay dahil kailangan kong alagaan ang aking mga magulang para hindi ko maawaan ang aking asawa sa kanyang pagiging immunocompromised. Kailangan kong lumayo muna sa bahay. Labis akong naapektuhan dito sa naikwento mo tungkol sa iyong asawa. Gaano na kayo katagal na mag-asawa? We are married for 12 years. Talagang sinakto ko na 2010, kuya, para madaling bilangin. Dahil pagka nagkamali ng bilang sa misis, minsan nagtatampo. Yeah. Nais kong mabigyan ng paraan para mabigyan ng hilom ang iyong broken heart. Kaya naman, bibigyan muna kita ng isang hamon, Nathan. At may isa kang makakatulong para dito. At yon ay isa sa kupiduo na katabi mo. Ang makakatulong mo sa task mo na ito ay si Zach. Bro, nabahan ako. Sure naman ako na deserve po ni Nathan. I'll do my best, bro. Ngayon pa lang, pakiramdam ko na nanalo na ako dahil sa pagpili niyo sa akin. Salamat.